Hello guys, may tuturo ulit ako sa inyo regarding dito sa DosBox na software para dito sa pagpo-program ng mga lumang radio gaya ng GP88, GM300, tsaka may mga iba pang mga radio na luma. Gamit itong nagagana dito sa Windows 7, Windows 10. Kasi mga kadalasang gamit pa nun na computer, mga nasa ano pa siya, nasa Windows 2000 series. So ngayon, papaganahin natin itong software niya dito sa itong DosBox na to. Tuturo ko sa inyo step by step kung paano gamitin to, itong DosBox software. So ngayon, exit muna natin to. Una natin gagawin, install natin sa drive C. Drive C yung software. Kunwari, ang mga software ito, may naglagay ako dito ng software na to, GP300 tsaka GM300. Diyan nilagay ko. Basta lahat ng software na gumagana sa DOS na gusto nyong pagganahin, install nyo dito sa Drive C. Yan. Pagkatapos natin install yan, alamin nyo din yung serial port na gagamitin nyo, kung saan siyang port nakalagay. So ngayon, ito, so gamit ko serial port, gumamit pa ako ng conversion. Ayan, kasi ito sa lumang ano pati, lumang programa pa gamit ko eh, DB9 pa. So gumamit ako ng conversion, USB to serial. So alamin niyo muna kung anong serial COM port siya nakalagay. So punta tayo dito ulit sa My Computer Properties. Hanapin natin yung Device Manager. Yan. Device Manager. Port. So ito siya yung gamit ko, nasa COM 1. Sa COM 1 siya. So pag nalaman niyo na yung COM port tsaka yung kung anong port siya, tapos yung software ng Motorola kung saan nakalagay. So ang gagawin na natin ngayon ay ito, open natin tong DosBox. So yan na, open na natin. May mga command lang tayong ilalagay dyan. Yan, gitna lang natin. So, una natin gagawin, type natin yung serial 1 equals direct serial real port POS COM, saan tayo? COM 1 yung serial port natin. POS, enter. Yun, mapapansin nyo, opening COM 1. So, pangalawa, imamount natin yung software nasa Drive C papunta dito sa software na to, sa apps na to, DosBox apps. So gagawin natin mount, type natin mount D C, tapos then enter. So matapos na natin mount, punta na natin siya, saan siya, sa D.
kasi minount natin kaya nasa D na siya. Mount yung C drive, nilagay natin sa D. Yan, tapos yan, then enter. Tapos punta natin yung software, CD GP300. So, yan, GP, ulitin lang natin, 300. Lumabas na siya. So, subukan natin siyang i-program. I-read. Read out. So, read out. Ano sabi? Press any key. Press any key. Then, read natin. Get. F3. F2. Ayun. So, ang bilis, di ba? Ang bilis yung readout niya. Tapos, tignan na natin yung naka-program. Ayan. Yan eh, oh. Naka-program sa kanya. So, subukan naman natin i-write. Ayan, guys. So, ayan, naka-read na tayo, naka-write na tayo ng Motorola GP88. So, subukan naman natin yung software ng GM300. Kung gagana siya. Exit muna tayo dito. Quit natin. So, quit. Bukan natin yung GM300 software. Type CD GM300. GM300. So, yan. Yan, ito na yung pang GM300. So, guys, yan. Sana may natutunan ulit kayo. So, gamit itong DosBox. Hindi na tayo problema sa paghahanap pa ng old model na laptop o computer. So, kahit gumamit tayo ng mas mataas na OS, gagana pa rin yung magagamit pa rin natin pang program. Gamit itong DosBox. Itong DosBox na to, ano naman siya sa internet, downloadable naman siya. So, guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you.